Magandang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating bibigyang linaw ngayon na katanungan ay ang sabi sa Efeso 5:18, huwag kayong magsipaglasing, at hindi naman sinasabi na bawal uminom ng alak. Ito po ay isa pong sabihin natin well-known na pangangatuwiran doon sa mga tao na ayaw magpabawal ng alak, mga kapatid. Basahin po natin ang tinukoy po na talata at atin po itong mababasa sa Ephesians 5:18, Tagalog ang Biblia. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu Santo. So mga kapatid, ang wika nga naman, huwag kayong magsipaglasing. Kaya ang ikukonklud nila mga kapatid ay ganito. Pwede ang wika ng iba uminom ng alak basta't huwag lang maglasing. Eh mga kapatid, balikan natin ang talata. Eh ang sabi po, huwag kayong magsipaglasing mga kapatid. Isan mababasa na pwede basta't huwag lang maglasing? Wala po tayong mababasa, mga kapatid. Ngayon, para hindi po tayo namimislead or hindi tayo nako-confuse dahil ang bagong kasulatan o ang bagong tipan ay naisulat sa Griego, ugatin natin sa Griego, mga kapatid, para hindi po tayo naililigaw dahil again, yung mga taong ayaw magpabawal ng alak, they will try to justify themselves, brethren in Christ. Now, let us look sa English, mga kapatid, sa King James Version, Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. At tingnan po natin ang salitang drunk kasi ang sabi nga naman, huwag tayong maglasing. Kaya again, dadagdagan ng iba na pwedeng uminom ng alak, huwag lang maglasing. Eh mga kapatid, tingnan natin yung salitang drunk, brethren in Christ, sa Griego. Ito po ang ating mababasa. Drunk, galing sa Greek 31:82 na metosko, means to into intoxicate. Let me repeat, brethren in Christ, the word drunk ay galing po sa Greek word na metosko, means to intoxicate, brethren in Christ. Ngayon, ang tanong ko, pag sinasabing pag-inom ng alak po pala, intoxication ito mga kapatid. Pag uminom ba tayo ng isang basong alak, hindi ba tayo na-intoxicate? O mga kapatid, doon lang ba tayo may intoxicate kapag baldi-baldi na at dram-dram na naalak ang ating iniinom? Of course, brethren in Christ, nai-intoxicate tayo kahit isang baso lang yan, kahit isang bote lang yan, mga kapatid. Huwag natin sabihin na malalason lang tayo kapag baldi-baldi na at dram-dram na lason ang ating inumin. Pagkaunti lang, hindi tayo malalason. Mali po ang ganong katuwiran, mga kapatid. Again, uminom man tayo ng isang baso, isang bote, mga kapatid, we are intoxicating ourselves kasi ang alak, toxic yan, mga kapatid. Kaunti man yan, nagdudulot yan ng toxic sa ating mga buhay. Kaya again, pag inom ng marami, pag inom ng kaunti, same po yan na nag-i-intoxicate tayo sa ating katawan. Now, balikan po natin mga kapatid ang katuwiran. Pwede ang wika ng iba uminom ng alak basta't huwag lang maglalasing. Ngayon, ang tanong mga kapatid, saan ba nagsisimula ang paglalasing? Actually, may naririnig tayong awit na ang pagtuma ay nagsisimula sa patikim-tikim. Brethren in Christ, basahin po natin kung saan nagsisimula ang pagkalasing at pagkalango. Sa Genesis 9:21, Tagalog ang Biblia, at uminom ng alak at nalango at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. Si Noe po ito, mga kapatid. Ang tinutukoy po dito ay si Noe. So, uminom ng alak at nalango. Wala naman nalango na hindi umiinom ng alak. Hindi rin po pwedeng uminom na hindi
Malalango kasi ang iba hanggat nakakagulapay pa, nakakatayo pa, nakakapaglakad pa. Mga kapatid, ang sasabi nila hindi po sila lasing, nakainom lang. Ay mga kapatid, tandaan po natin, ang definition ng pagiging lasing or drunk, once you intoxicate yourself. Kaya mga kapatid, nagsisimula ang intoxication, mga kapatid, pagka tayo ay uminom ng alak. Kaya yung katuwiran na pwede ang wika ng iba, uminom ng alak basta huwag lang maglalasing, ay parang sinabi natin mga kapatid, parang sinabi natin pwedeng magpaapoy, huwag lang tayo magpapasunog. Maling katuwiran ang gayon mga kapatid, kasi walang naglalaro ng apoy na hindi mapapaso. Walang naglalaro sa bangin na hindi mahuhulog at walang naglalaro ng tubig na hindi nababasa. Kaya mga kapatid, logic pag may time. At of course, common sense lang po ito. Mga kapatid, again, walang naglalaro ng apoy na hindi mapapaso, walang naglalaro sa bangin na hindi mahuhulog, walang naglalaro sa tubig na hindi po mababasa. So in other word, brethren in Christ, walang umiinom ng alak na later on hindi siya malalasing. Again, ang pagkalasing sa Bible ay hindi yung sumusuray-suray, yung gumagapang, mga kapatid, hindi po. Once you intoxicate yourself with wine, brethren in Christ, you are drunk. Yun po ang sinasabi ng Bible. Kasi ang salitang drunk, intoxication sa Greek, mga kapatid. Again, maliit man lamang na baso yan, isang buti lang yan, you already intoxicating yourself. You are drunk, mga kapatid. Again, ang pinagmumulan ng pagkalasing o pagkalango ay yung pag-inom ng alak. Patikim-tikim lang yan una, pero sa susunod, tutuma na yan, mga kapatid. And lahat ng bagay na malalaki ay nagsimula sa maliliit, mga kapatid. Eh, alam nyo po, sa Bible nga, mga kapatid, eh, bawal nga lang hindi ka pa umiinom, ha? Bawal nga lang makisama sa mga manlalango. Mababasa po natin ito sa Proverbs 23:20, Tagalog ang Biblia. Huwag kang magpasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong, mga ngain ng karne. So, dito mga kapatid, huwag daw tayong magpapasama sa mga mapaglango kasi later on magiging mapaglango at mapaglasing tayo. Tingnan nyo po mga kapatid, mag-experiment tayo. Isang batang napakabait, isama mo yan sa mga batang mga magnanakaw, later on magiging magnanakaw yan. Kaya dito, ang sabi po ng Proverbs, huwag kang magpasama sa mga mapaglango. Dito mga kapatid, bawal magpasama sa mga lasinggo. Lalo na kaya kung uminom tayo, mga kapatid. And of course, brethren in Christ, hindi lamang yung bawal magpasama na sa mga mapaglango o mga lasinggo, brethren in Christ, ni tumingin ng alak, bawal sa Bible eh. Tingnan po natin sa Proverbs 23:31, Tagalog ang Biblia. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Let me repeat, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Kasi may mga alak na sobrang tapang na pati yung kanyang kulay ay nagmamarka sa mga baso. At dito ang sabi ng Proverbs, huwag tayong tumingin. Bakit? Kasi kung tayo ay mayroong pang desire, mga kapatid, na uminom, hindi pa talaga naalis yung ating pagiging mapag-inom, magkrikrib tayo, magnanasa tayo. Kita nyo po, tingnan nyo po yung mga taong hindi pa nagbago sa pag-iinom ng alak, mga kapatid. Pakitaan mo yan ng beer na nagpapawis-pawis sa sobrang lamig. Kita mo, magtatakam yan, maglalaway yan. Bakit? Kasi naandun pa yung craving, naandun pa yung kanyang pagnanasa, naandun pa yung kanyang desire. Kaya mga kapatid, dahil nagkrikrib siya, iinom yan. Kaya sabi ng Proverbs, huwag kang tumingin ng alak pagka mapula. Kasi magnanasa ka, mga kapatid, magdi-desire ka.
Kaya yun po ang sinasabi natin. Kaya kita nyo po yung mga addict, mga kapatid, bakit nire-rehab? Kasi doon sa rehabilitation, kahit mag-desire sila, hindi sila makakapag-addict dahil nakakulong sila. So in other words, hindi ngayon masasatisfy yung craving nila, mga kapatid, o desire nila doon sa kanilang pag-a-addict. So ganun din tayo yung abstinence, na bagamat una na andun pa yung ating pagdi-desire, yung ating pag-crave sa alak, pero pigilin mo yan dahil pagtagal ng mga ilang buwan yan, hindi ka na mag-crave. Meaning to say, hindi nahahanap-hanapin ng iyong katawan. Kaya dito, huwag tayong tumingin sa alak pagka mapula, mga kapatid. Kaya ang ating sagot, huwag na natin ipangatuwiran. Ang pagkalasing ay nagsisimula sa pag-inom ng alak. I hope, brethren in Christ, that I answer the question. Ang sabi sa Efeso 5:18, huwag kayong magsipaglasing, at hindi naman sinasabi na bawal uminom ng alak. Mga kapatid, yes, that is true. Pero wala pong sinabi, mga kapatid, na hindi naman bawal uminom ng alak. Wala rin pong nakasulat, mga kapatid. Kaya, again, our answer is, mga kapatid, ay huwag na natin ipangatuwiran, ang pagkalasing ay nagsisimula sa pag-inom ng alak. Brethren in Christ, if ever na tayo po ay may mga follow-up question or clarifying question or other question, mga kapatid, don't hesitate to comment your question para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay atin pong babalangkasin at bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Muli, mga kapatid, maraming salamat sa inyong oras at panahon, sa inyong pakikinig at panunood. Naway, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon.